Facility Believers, this is Dr. Didi Lizunga from I Can Change Project. Alright, so straight na tayo sa topic. So, paano mapapalago ang 50,000 mo? Yan. So, tanong po yan sa atin. Kung meron kang 50,000 pesos ngayon, paano mo daw po yan palalaguin? Alright, so meron tayong apat na steps na ibibigay sa atin. Ulitin natin, kung meron ka ngayon 50,000, ano ang gagawin mo sa 50,000 pesos mo para mapalago yan? Alright, so una, alisin mo yan sa bangko kung nasa bangko yan. Kung nasa piggy bank yan, alisin mo yan. So, kung naka-banko yan as savings, ialisin mo yan sa bank. Hindi pwedeng nag-ipon ka, you are not saving just to save. Okay? Remember, you are saving money to create more money. Alright? So, kung nasa amang pera mo, nasa aparador man yan, kunin mo na yan. Okay? So, that's the first step. Second, pag nalabas mo na yan sa kinalalagay niya, para lumago ang pera natin, kailangan nagtitake tayo ng risk. Okay? So, tanda natin ang buhay, you know, maraming risk sa buhay. So, isa sa mga gagawin natin, of course, hindi tayo sure, pero gagawa tayo nitong hakbang na to para magkaroon ng tayong chance, okay? Chance na lumago ang pera natin. For example, pwede kang makisosyo sa negosyo. For example, mayroon kang friend na mayroon siyang business, then, you know, pwede kayo mag-partner na tigpi 50,000 kayo, tigpi 30,000. So, pwede kayo mag-partner sa isang business. It has risk, pero I think kung pagtutunan mo ng pansin niya at may matututunan ka, it's worth it. Alright? And second, paano pa gagawin mo? Kung ayaw mo maipag-sosyo sa friend mo, sa kamag-anak mo, magtayo ka ng sarili mong negosyo. Kagaya ng sinasabi natin, mga delivers, hindi tayo yayaman ng isa lang ang source of income natin. Kung ikaw ay full-time employee, walang problema, pero masyadong limited yung resources. Okay? So, you have to put up your own business. Marami na po akong na-vlog ng mga different business na pwede natin gawin, pwede natin ulitin yan. So, balikan nyo lang aking mga videos. Okay. Alright. And number 3, invest natin sa napakadaming mga investment na, you know, na sinasabi natin like mutual funds, co-op, time deposit. You just visit, magpunta sa mga bank, mabait naman ang mga manager sa mga bank. So, sabihin mo, I want to invest. Ito po ang aking 50,000. So, marami ka ng mga choices po dyan. Pwede ka magpunta sa Land Bank, BPI, Security Bank, Metro Bank, so, sa mga iba't ibang banko. Okay? And number 4, pwede ka na mag-franchise sa 50,000. So, kasi mayroong mga food cart na 30,000 lang, like yung Kerito na binabanggit ko, that's only parang, I think, 18,000, something like that. Then, may mga siomay, something, mga ganon. So, pwede kang mag-franchise. Ang kagandaan po kasi ng franchise, of course, established na yung negosyo. Tapos, since food cart lang yan, hindi mo kailangan ng maraming tao minomonitor, mga logistics, so order ka lang, tawag ka lang sa, you know, sa supplier. So, ayan na yung mga raw material. So, yung mga ingredients mo, di ba? So, pwede ka na mag-start ng negosyo mo kahit isang tao o dalawang tao lang yan. Okay? So, yan po apat na pwede natin gawin na para tayo ay palaguin natin ang ating 50,000 pesos. So, ulitin natin ngayon. Kung meron kang 50,000 pesos, ito na ang magandang gawin mo sa 50,000 pesos mo. Alright, so thank you very much, Delivers. And if you need a speaker for a seminar, for students, teachers, parents, and companies team building, just call me 0939-5254-311. Ayan. And, ano ba? So, sa mga first time tayo napanood sa aking video, mag-subscribe ka na. Thank you very much. Click mo na yan, Doc Gigi Sunga. And, please share this video to sa mga friends natin na hindi maalaman kung anong gagawin sa 50,000 pesos. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go!